Senyoritos y senyoritas. This is our second vlog dito sa new house natin dito sa Zamboanga City. And kahapon sinubukan ko sana kayo i-tour dito sa ADN Armand D. Nocum Building, pero mahinang signal. So pre-recorded video na lang tayo at ito nga our take on dito international development relative to the case against Smartmatic na yung election electoral provider natin na tinanggalan ng privilege or kontrata ng Commission on Election from participating in future elections in the country. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, although happy tayo na naalis na yung Smartmatic, pero I really believe it's just a cover up. Ginawa lang nila yun para mapatakpan ng Marcos administration, pati na ng Duterte administration, yung katiwalian na ginawa ng Smartmatic, kasi meron talagang pattern of cheating na ginagawa yung Smartmatic, hindi lang dito sa bansa, pati all over the world. Kaya ang latest dito ay itong dating ally or very strong supporter ng Marcos team, pero tumiwalag sa kanila nung napansin niya na yung in-expose niya na katiwalian ng Smartmatic ay nagkakamalbutihang loob na yung Smartmatic at saka si First Lady Liza Araneta Marcos, kaya tumiwalag siya doon. In fact, hindi na siya naisama sa mga series of meetings, and I'm talking about Attorney Glenn Chong, na you know, starting doon pa yung sa protest ni then Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo, andon na si Chong sa side ng mga Marcoses at kinuha siya ng mga Marcoses sa campaign para sana to fight other irregularities na naman or poll fraud or electoral fraud on the part of Smartmatic. Pero later on, na-realize niya, nagkaroon na ng series of meetings with First Lady Liza na noon ay isa sa mga campaign managers na hawak sa campaign team ni Marcos, at doon na-realize niya na iba na ito. So tuloy pa rin ang laban ni Glenn Chong. In fact, siya yung nag-expose yung series of meetings ni Liza Marcos sa Smartmatic officials before the 2022 elections. Kaya ngayon, in-invite siya ng isang media company sa Amerika that is also involved or na kinasuhan itong kumpanya na ito for saying na meron katiwalian sa US election, sa 2022 election ng Amerika, kung saan nanalo si US President Joe Biden. At itong media company na ito ay yung One America News Network, at kinasuhan sila ng Smartmatic dahil claim nila that there have been incidents of fraud also na hawak rin ng Smartmatic yung US election, at meron ring katiwalian, at they were questioning the victory of President Joe Biden. Kaya itong company to fight the case against Smartmatic, kinuha nila si Glenn Chong to be their witness against Smartmatic. Kumbaga, si Glenn Chong ang maipapakita na yung katiwalian hindi lang nangyari sa Amerika, kundi nangyari rin dito sa Pilipinas during the 2016 presidential elections ni Duterte at 2022 presidential election ni President
Bongbong Marcos. So, at sabi ni Glenn Chong na nandun sa Amerika ngayon, pinapunta siya ng mga lawyers nitong One America News Network, at 7 lawyers took his examen, his testimony dito sa mga pahayag niya dito at before the mga lawyers sa Amerika, and they met for 6 hours. At gusto nitong team ng One America News Network na gamitin yung testimony niya para gibain yung credibility ng Smartmatic and to show na ganyan talaga ang Smartmatic, na minamagic talaga nila yung mga elections, series of elections in the Philippines, kasama na yung 2022 election. So, si Glenn Chong, habang in America, habang nasa Amerika siya, pinakita niya sa lawyers nitong One America News Network yung mga di umanong katiwalian sa Smartmatic sa vote counting machines or VCMs and transactions sa Commission on Election. At sinabi rin niya yung kaso na isiniwalat rin niya yung kaso ni Andres, ni former COMELEC chairperson Andres Bautista, na may kaso rin sa Amerika ngayon for money laundering, dahil di umano tumanggap daw siya, according to his wife, na naghiwalay na sila, tumanggap daw siya ng 1 billion from Smartmatic at dineposit niya through American banks. Kaya hinabol siya sa Amerika ngayon. Meron siyang kaso sa money laundering charge sa Southern District Court of Florida. And he is being accused of accepting bribes from Smartmatic in exchange for manipulating the last election. At yung lawyer nitong One America News will submit itong declarations ni Glenn Chong sa US District Court in Washington DC, dahil pinailan sila ng defamation case ng Smartmatic for claiming na mayroong katiwalian noon. Kaya sabi ni Chong sa interview sa GMA7, sabi niya, "I felt really vindicated that a group of top-notch lawyers in the US are willing to listen and are in fact convinced of the evidence I presented before them about the irregularities and anomalies we have documented concerning the automated elections in the Philippines." Since nagsimula sila dito na handling the election. At sabi niya, kahit ito daw kaso ni Andres Bautista, lalo na na kitang-kita na meron talaga siyang 1 billion na ipasok sa US banking system, ito isa sa mga biggest at saka yung mga series of meetings ni Vice President ni First Lady Lisa Araneta Marcos are clear sign talaga na siyempre bawal talaga ang Smartmatic to meet with the wife of a candidate, of a presidential candidate pa naman, na meron talagang may propensity o may tendency talaga ang Smartmatic to laruin, para laruin ang election in favor at sa kaso ni former COMELEC chair Andres Bautista, may pera talaga. Saan ang galing yung 1 billion? Nasabi ng asawa niya ay dahil hiniwala niya yung asawa niya, siguro nagsama na sa ibang babae sa Amerika, kaya binulgar siya na in-expose siya ng asawa niya. Nasabi niya during the last election na meron pumasok na 1 billion sa account at
itinago niya sa Amerika. So yan. So sabi ni Glenn Chong, sayang no. At least buti pa diyan sa Amerika, binibigyan kredibilidad yung statement niya, pero dito parang ini-ignore siya ng Commission on Election. At ngayon kahit tinanggal nila yan, inalis na nila among the list of possible electoral provider system provider ang Smartmatic, pero hindi nila ginalaw itong issue, or hindi lang man nila binanggit na inalis ang Smartmatic dahil yung katiwalian nila sa meeting nila sa kay First Lady Liza Marcos, at yung mga question sa outcome ng 2022 presidential election kung saan nanalo si Marcos. So at least dito the picture is becoming clear na talaga na hindi talaga kapani-paniwala yung resulta ng huling eleksyon dito sa atin, and the doubt continues to linger whether legitimate president ba talaga natin si President Bongbong Marcos, at hindi ba ang presidente talaga natin ay si President Lenny Robredo. So we will discuss that later, we will be keeping watch on this issue, kasi kahit ini-ignore itong si Glenn Chong ng COMELEC, but we believe at wala na tayo halos magawa sa victory ni Marcos, pero we can still use this experience to ensure that the 2025 and 2028 elections will be clean, honest, and credible. So thank you very much for watching, and I'll be seeing you in my next vlog.